ako sa inyo mga kapusina. Samahan niyo ako ngayong hapon, magluluto ako ng isang ulam na alam ko nga magustuhan niyo. Pero depende na sana sa mga may pansasa na magluluto. Nalulutuin ko ay nilapit na tigis. Karamihan ay hiya na alam ko na kung nilalaman ko. Alam ko ba kung ano yung nilapit na tigis. Ang ating sinasabing nilapit na tigis ay tara, papaksi. Papakita ko sa inyo po ano ang mga rekado nito. Ang mga rekado nito, mga kakusina, ay siyempre dilis. Tuyo siya. Mas maganda gamitin yung dilis eh maliliit lang yan. Hindi siya malalaki. Mas maganda parang maninipis lang ganito siya maliliit. Para mas madali siyang kainin. Saka malapot. Pag saya luto na sa tuta. Siyempre ang ating siling pampaksiw. Ito po yun mga kapusina. Ayan. Depende nila kung gano'ng karami ang gusto nyong ilagay sa ating nilatik na tinis. Siyempre luya, bawang, sibuyas, pampalasa lang na katulad ng masisarap asin at syempre hindi syempre mawawala ang ating paano siya magiging galing ay ang ating kakanggata. So samahan nyo ako, magbibigay muna po ako ng ating kakanggata para mag-upisa na po tayo sa ating pagluluto sa ating nilatik na dinis. Ngayon ito po ang ating kakanggata. Ang gagamitin ko ay bali dalawang nyog para mas magata po ang ating tinatawag na nilatik. Dilis na nilatik sa gata. Ang una ay para mas maganda ang gatang-gata ang ating nyog, syempre gagamitin natin siya ng mainit na tubig. Yung iba kasi, parang buhay na tubig na yung ginagamit nila. Ako ang gagamitin, ginagamitan ko siya ng mainit na tubig. Saka natin siya lagyan ng, kasi hindi natin siya basta-basta mahalo kasi masyadong mainit yan. Haluan din natin siya ng buhay na tubig yung nagagaling na sa ating gripo. Tansya-tansya lang yan kasi konti lang naman ang ating lulutuin nilatik na ilis. Isa ka natin siya haluin. Siyempre malilinis na naman ang ating kamay mga kamusina. Haluin natin siya ng ayos. Kain. Kain, probinsyano ito mga kusina. Pasapigain lang natin ito maigi. Pagkapiga po natin ito, ilalagay na po natin sa kawali ang ating pinigang kakanggata.
natin na ilalagay ko na ang ano ang topic ng kawali. Ilalagay na kainin ko na kunin ko muna siya bago natin ilalagay ang ating pag kumulo na siya, pwede na pong ilagay natin ang ating mga kapatid ng pero nga pala sabi ko ilalagay ko na muna pala ang sibuyas ang bawang. Para pag kumulo na po siya, mas malasa na po ang ating hilatik na dilis. Pwede na natin ilagay ang ating dilis at naalala ko nung naalala ko nung maliliit pa kami nilulutuan kami nito ng aking magulang kasi ang nanay ko ay Bicolana. So pag parang tipid ba pero masarap sana nga na sobrang anghang pero dahil itong niluluto ng nanay ko sa amin nasanay na rin ako sa maanghang na pagkain. Lalagyan na po natin ang ating sili. Kaya kumukulo na po ang ating gata. Lalagyan na natin ang ating lilis. Ito po sa karami yung mga kalusino. Napakasarap ng lilis na po kasi maliliit lang siya. Gagawin po natin dito yung parang mamantikain na namin siya para magmamantika talaga yung kakanggataan niya bago natin isali sa ating plato. Kailangan na halu-haluin natin siya para hindi magbuo yung ito naman ay pwede nyo nang lagyan ng gulay. Pwede nyo lagyan ng papaya. Para may gulay galing naman siya. Kasi ito daw ang ulam ng matipid. Kasi nabing matipid kasi maanghang po siya. Pero pag mga Bicolano talaga, Bicolana, walang maanghang-maanghang dyan. Lalo pang ginaganahan kumain kapag nagluluto tayo na dito sila ng nilatik na dili sa atin. So ayan, susunod niya, lalagay na po na natin ang ating sili. Ewan ko kung makakakain ng mga anak ko nito kasi ito ay maanghang talaga. Yung mga anak ko hindi naman talaga lumaki sa Bicol. Dito na po sila pinanganak. So, lalagyan na po natin siya ng magic sarap or pambalasa. Simple lang ang paraan ng pagluluto ng ating nilatik na bibis. So, lalagyan natin siya ng patis. Tayo maglagay ng asin.
ba, pwede pa naman dagdagan sa ipin ko. Hindi na ako kumakot ng asin. At least na lang ang ginamit ko para talaga malasa, malasa. Haluhaluin lang natin siya hanggang maging nagmamantika na yung kakanggap ako. Ganyan po lang siya kasimple ang ating hilatik na dili sa agata. So, hintayin lang po natin siyang maiga. Ayan po, nagmamantika na po ang ating nilatik na dilis. At ito pwede na po natin isali sa ating lagayan. Samahan niyo po nyo ako pa mga kakusina at ako po ay nagugutom na. Mga kakusina, luto na po ang aking nilatik na dilis. Ito siya. Tada! Ang sarap. Samahan niyo ako kumain mga kakusina. Pero bago ako, habang kumakain ako, shout out kay Ma'am Jeken, happy birthday sa'yo. Malapit na birthday mo. Sana malayo kayo sa iyo, sa mga karamdaman. Happy birthday. At lumago pa yung channel, Ma'am Jeken. At syempre, sa mga kagrupo ko sa yung pagbabago, sila Ma'am Smoterrible, sila Ma'am Juana Torian Vlog, sila Ma'am Minsky Andrade, sila Ma'am Pay Tukay, sila Sir Okiko Epay. Ayan, maraming salamat. Si Ma'am Mary Vlog, ayan, salamat po sa inyo. Si Ma'am Lustrisa baka, ayan, si Ma'am Lustrisa ka tagrupo din namin yon. Maraming salamat. Siyempre kay Ma'am Salve Malaya, maraming salamat po sa inyo. Kay Ma'am Sanur Ganap Bibi, yes, maraming po salamat. Ang sarap. Simpleng pagkain pero nakakagana kumain kasi maanghang-anghang po sa hindi na talaga maanghang. Sobrang anghang po kasi sisilig na ang nagpapaangang sa kanya. Matatagal niyan. Ito ang maganda po dito. Ang maganda po dito sa ating nilatik na dilis, pwede po siyang ilagay sa garapon kasi nagmamantika po siya. Tatagal po siya ng mga higit sa linggo. Si May 101, maraming po salamat. Kaya sa aking mga kahit yung mga sanod maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. Kay Boss Baha, maraming salamat sa iyo. Kay Ronel Vergara, hello sa iyo. Very supportive ko talaga. Sino pa ba? Kay Boss Baha, kay Ma'am Lamig, ay ka Madam Lamig. At shout out pala ka sa mga taga-Bicol. Yan, sila Joss, sila Ernie, sila si Raunel, sila Ninyo, sila Jekjek. Yan, malapit. Hello sa inyo dyan, ingat kayo dyan. At saka mahipag ko si Josie, si Minda. Mahipag ko yan, mga kapatid ng asawa ko. Sila sila Joby, yan, si Arlene, si Madam Lamig yun, asawa ni Boyet, si Boss Bahaw. At saka syempre, yung mga bayaw ko, si Ray, tsaka si Raymond, yan. At sa aking buong pamilya, aking mapag-suportadong asawa, si Francis, yan. At tuloy talaga ng asawa, ang pangalan na ginagamit ko yung pangalan ng asawa ko, Francis.
Kain po kayo, mga kusina. Ako nagluto. Ako na kumain. Kasi hindi ko alam kumakain yung mga anak. Kasi maangang ako. Pero sobrang sarap ko. Try nyo ito sa inyong bahay. Kung di kayo masyado sa maangang, konting sili ng siling pagpaksin ng gamitin nyo. Para di na masyado maangang. Pero sarap talaga. Ito ang ulam na matutuloy. Ito nga pala, hindi ko kumakalimutan si Ma'am Maidams TV. Maidams Vlog pala. Maraming maraming salamat sa iyo. Kaya, Lim Shin Vlog. Maraming salamat sa iyo. Kaya na po tayo. At hanggang dito na lang. At susunod po ng pag-premier ko maya. Samahan niyo po uli ako. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga tumutulong sa akin. Sa support sa aking channel. Maraming maraming salamat. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like and comment at mag-click sa notification bell. Tamaan niyo rin po ako sa aking LS tuwing alas 7 ng gabi, Pinas time, dito sa kusina po. Maraming maraming salamat!